Hello mga kapatang helmet, good morning. Sorry mga kapatang helmet, patulog na kasi tayo. Pero ito nga, may nahagip na naman tayo na nag-viral nga daw sa mundo ng TikTok. Pero bago yan, sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, lalo na sa mga gising pa ngayon. Good morning ha, kung ikaw ay nasa Pilipinas, good afternoon, good evening, kung ikaw naman nasa ibang bansa. Huwag kalimutan, click ang subscribe button para lagi kayo updated sa lahat ng mga pinupost, ina-upload, pinupuntahan, kinakain namin ng video cover. Ito na nga mga kapatang helmet. Hindi ko talaga ito mapigilan dahil nga Mother's Day ngayon. Kaya ako na magsalita. So, ito mga kapatang helmet. Bago yan, intro, pasok! Sa TikTok na ang sabi ay ito. Panoorin nyo. Man expires at 25 years old. Ulitin natin. So, I will be 25 years old. So, at 25 years old. Sabi, ha, nitong si Mr. Ace Peregrino, yun yung nakalagay. Women expires 25 at 25 years old. So, parang delata pala kung magkano ang mga babae. Parang di naman yata ito tinuro sa amin sa growth and development. Iba din itong si kuya, no? Baka gusto yata maging motivational speaker. Sige, try natin. How men think and how men will think in the future kung hindi pa ito naiintindihan nila at ma 25 years old. I will tell you how men think and how men will think in the future kung hindi pa ito naiintindihan nila at masyado pa silang bata. Bago yan mga batang helmet, kung nakikita nyo naman tong si Mr. TikTokterista, kung ikaw isang motivational speaker, mamamotivate ka ba sa nakikita nyo sa kanyang aurahan? Topless, si kuya. May dalawang tatlo. Siya na. Hindi ikaw na. Meron din naman ako ha. Pwede ko lang pinapakita. Kayo ba, mga kabatang helmet? Magmamotivate ako. Pero nakikita niyo yung mga kung anong-anong anik-anik ko. Mamotivate ba kayo? Unless na lang, kung about sa tattoo, ang aking pangmalakasan na topic. Pero sige. So, sinasabi niya na women expire at 25 years old. So, ano to? Binibenta na ni kuya ang kanyang ano, laman. Kaubad eh. Topless eh. Sasabi niya, ito daw ay point of view na mga kalalakihan. So, kung hindi daw alam na mga kababaihan, so siya na daw mag-inform sa atin. Sige, tuloy. So, in general to ah. In general daw? 25 years old at wala ka pang committed talaga na relationship, you're already expired. Wow naman. So, nung nakaabot ako ng 25, expired na pala ako. So, ngayon, dapat pala, hindi lang ako inaamag, no? Hindi rin ako maanta. Siguro inuud na ako dapat, no? Kasi lagpas-lagpasan na tayo sa 25, eh. Tuloy natin. In general. General daw, ha? So, there's two major reasons kung bakit expired ka na sa mata ng mga lalaki. Number one. Talagang in general, ha? Ibig sabihin, lahat ng kalalakihan, ganito yung mindset, ganito yung point of view sa mga kababaihan. Talaga lang, kuya nga. Nagpa-survey ba to? Anong statistics ang ginamit nito? Tuloy. Sa babae, ikaw talaga yung lalapitan ng lalaki. High school pa lang, lalapitan ka na ng lalaki. Oo, ako. Nung high school ako, nilalapitan ako ng mga kalalakihan. Nangutang sila eh. So why are you not in a committed relationship? Ano ba problema ni kuya? Bakit gigil-gigil siya kung committed or hindi committed ang isang babae? Lalo na ako nakaabot ka at the age of 25 years old. Iba din. Right now, at 25 years old, there's no woman that is single by choice. Except for the tumanggap ng vow of virginity. Wow. Vow of virginity. Pati nang malakubak ko ah. Hindi tuloy. So it says a lot about you. Bakit wala nagko-commit sa'yo ng mga lalaki? Bakit yung mga lalaking gusto mo ayaw mag-commit sa'yo? In fairness, parang may binabasa si kuya. Scripted yarn.
Number one reason. Number two, siguradong may lalaki na handang ibigay lahat ng kaya niyang ibigay sa'yo. Talaga lang. Siguro nga, pag nahanap, nakita, dumating na yung right person para sa'yo, mapababae man yan o lalaki. Pero parang iba yung kasing pinupunto ni Kuya eh. Tuloy. Pero hindi ka nagko-commit sa kanya, hindi mo siya na-appreciate kasi you want better, but you don't deserve better. So it says a lot about you too. In general to ha, syempre mayroong mga breadwinner exceptions in every rule, kaya nga in general siguro what... Alam niyo mga kabatang helmet, merong... May akong naaalala dito sa persona ni Kuya. Yung sumikat din, si ano... Yung sa motorsiklo na sinisinga yung back ride niya kasi yun yung walang helmet, yun daw yung tikitan. Kalimutan ko na yung pangalan nito. Pero sumikat din yun, nag-viral siya, sobrang dami ng mga issues niya na napakanega, pero nagawa niyang into positive way. Sumikat yun mga kabatang helmet. E, ito yung aurahan ni Kuya eh. Parang papunta siya dun eh. Tuloy. Sa sampu, di ba? Pero anyway, that's how men think. That's why, at 25 years old, you're already expired. Pag ulit na lang yung expired na yan. Ano ba to? Hindi ba to nakakain? Pas ka na ng 25 years old, ilalagay ka na nila sa sex-only category women. Sex-only category women. Talaga lang. Sex-only category women. May ganun ba? Sabi mga kapatang helmet, at puberty stage, at the age of 12, yan, meron ng ano eh, chance na mabuntis or alam niyo yon, magkaanak ang isang babae. Puberty stage, 12. Hanggang bago siya mag-menopause. Siyempre, pag nandoon na sa menopausal stage, hindi ka na pwedeng mahanap. Pero diba, meron na nanganganak at the age of 35, at the age of 40. Hindi ko alam kung, alam yung, ito dapat lang hindi talaga pinapatulan eh, kasi parang cloud ano lang siya, cloud chaser, pero medyo nakaka-degrade para sa isang babae, nakaka-degrade sa part ko, kasi babae ako, masasabihin mong, at the age of 25, expired na ako, dapat pala abo na ako ngayon, tuloy muna natin. Pero hindi nila to sasabihin, kaya ako magsasabi sa'yo, para... Hindi daw sasabihin ng mga kalalakihan na paglagpas 25 na ang isang babae ay mapupunta na siya sa kategory ng sex-only category. Talaga lang, Kuya. Laki din ang mindset. 22 years old ka pala, tumino ka na. Ay, wow. Ano bang tumino ang gusto mo? Di ba dapat, Kuya, sinasabi mo yung sarili mo na tumino ka na? Try mo naman, tumino. Matandang dalagang masaya. Ay, wow. Iba din. Ay, tapos na. Hanggang dun lang yung video niya. So, wala daw matandang dalaga na ano? Masaya rin. Masaya, Kuya. Alam niyo mga kapatang helmet, choice niyo yan. Kung gusto niyong single blessedness, diba? Kung gusto niyo ng mag-asawa, pwede din yan. Magka-anak, pwede din yan. Pero, kasi sinasabi ni Kuya na yung sa mga randang dalaga, wala, feeling ko talaga hindi siya mahal ng nanay niya. Hindi siya masaya sa buhay niya. Kaya ganyan ko ano yung sinasabi niya. Nakakaloka mga kabatang helmet, kung gusto mong maging isang motivational speaker, gamitin mo yan into positive way. Kung eto, sa tingin niya, eh, maa-gain siya ng mga followers, sa mga subscribers, dahil sa ganyang klaseng content, abay naman mag-isip-isip. Nakaka-degrade siya. Pwede siyang pumasok sa VAUSI o yung Violence Against Women. Iba ganun. Pero kasi parang bullying siya eh. Hindi siya katanggap-tanggap. And sabi po mapanga in general, di ba? So parang halos ng lalaki, ganun yung tingin sa mga kababaihan. Medyo foul din. Hindi siya medyo foul din. So ayan, matutulog na nga ako mga kapatang helmet. Pero kaka-imbyerna. As na nga ng inflation rate, sumabay pa si Kuya. Ay, naku talaga.
Ngayon sa panahon ngayon, mga kabatang helmet, talagang maging matalino ka sa mga napapanood mo, sa mga nababasa mo, huwag tayong basta-basta naniniwala. And sa mga content creator dyan, so, isip-isip din, be responsible enough. Kasi yung platform na yan, eh, alam nyo yun, sabi nga ni Spider-Man, great response. O basta yun, basta responsibilidad natin lahat ng mga nanonood sa atin. So, yung mga batang helmet. Wala yun. Talagang si Bidyoga pero hindi na nag-react. Binigay na lang yung reaction, hilig. So, mga batang helmet, i-comment down below nyo dyan kung ano yung masasabi nyo nung dyan kayo. No. Bulog na. Just comment down below kung ano naman yung makukomento nyo about dyan sa topic na yan. Pero ako talaga, mga kabatang helmet, walang expiration. Babae ka man, lalaki, hindi tayo na-expire. Kasi hindi naman tayo pagkain, hindi tayo bagay. Tao tayo. At kung ma-expire man tayo, eh, kinuha na ni Lord tong hiram na buhay. Nandun tayo sa langit. So, ayun, mga kabatang helmet, so happy, stay healthy, and stay safe. As always, sabi ko kami sa buhay nyo, naging helmet din ang buhay, it keeps getting better every. Kahit may mga napapanood tayong ganito. Good night, everyone. Promise. Matutulog na ako.